Maganda tong dagat na to, makinis. Nandito ulit tayo kay Pogi Van Wait. Binigyan ko ng gift bird do. Walang balayipo sa tinga. Di, anak ng ibon niya yan, yung brown na binili niya kay Uchi. Binirid namin, ito yung anak. Ano nasabi mo dyan? Itong overall to. Ito lang balayipo sa tinga. Ha? Ito lang balayipo sa tinga. Inahita nung magulang. Para daw basarado paglaki. Ito na yung nabali yung paa. Hindi ko siya makakatay eh, kasi isa siya sa magandang ibon dito. Kaya nakakapanghinayang katayin. May nabali yung paa, mga kalapatid, so napagaling niya yung bali yung dalawang paa nito. Itong ibon na to, ayan o. Pakita mo yung paa. Maganda yung pagkakabuo ng paa niya. Hindi siya bingkong. Hindi tabingi o. Hindi tabingi, pantay. Tapos yung kabila? Yung kabila, pantay rin. Paano ginawa mo dyan? Bali, teflon ang ginamit ko lang. Teflon, saka stick. Binalutan mo yung dalawang gilid? Binalutan ko yung talaga dalawang gilid, saka ako binuhul ng maayos. Kasi pag teflon, sumusunod lang siya. Sumusunod lang siya sa paa. Hindi siya masyado mahigpit. Nai-stretch siya. Hindi siya masyadong madudurog yung laman pagka humigpit siya na namaga. Ilang araw na nakabalot ang paa na may stick? Mga 3 weeks. Bago ko siya tinanggal, mga 3 weeks. Pagka nakita ko maayos na isang side, saka ako tinatanggal na yung isang side. Kasi dalawa to eh. Mas maitutukod niya yung paa pag wala na yung stick eh. Tapos nakakulong lang siya sa maliit na kulungan? Oo, dito lang siya lagi. 3 weeks siya dyan? Oo, 3 weeks siya dyan. Ayun o. Ayun o, lumalakad no. Ito yung dating yung bali ang dalawang paa na hindi makatayo. So ito na siya ngayon, mga kalapatids. Ang galing ni Master Pogi. So tiyagaan nga lang. Tamang proseso ng paglalagay ng balot sa paa. Ang kailangan para makalakad. Nakatayo na. Dati, yan. Halos pakpak na yung pinalalakad. Bumalik sa akin si Arnold Muyot. Yung champion ng Guarpa noong 2018. First overall, Tacloban champion. Solo day bird, Tacloban young bird. First overall, Tacloban champion. First overall, all bird. First overall, YB. First overall, HPL, Guarpa combine. Nagpunta dito para magpasok-sok ulit ng young bird. Nalahi din ng niya, nung nanalo niya. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Yung nanalo nung Arnold Muyot, ikaw ang nagbreed. Bali yung ibon na yon, pinabreed ko sa kaibigan ko kay Mel. The Windbreaker. Windbreaker. Siya yung nagbreed talaga noon, pero yung magulang parehas galing dito. Tapos bumalik ulit dito yung tao. Pasok-sok ulit siya. Bumalik dito para ipasok-sok ulit yung guwarpa niya. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Kaya lang dapat kay Mel siya nagpasok-sok dahil swerte siya kay Mel. Ito, nagpasok-sok daw ulit. Ito. Ilan yan? Ilan pinasok-sok? Isa lang. Isa lang tinanggap ko dahil wala na ako masyadong ibon. Ayan, nagpasok-sok ulit. Ito. Healthy yan. Mag-overall ulit yan. Ayan o. Ang lakas na inakayo. Sana makadali siya ulit para maganda yung balato. Basta't bili-bili lang. Baka maubusan. Bali ang nakuha niya noong last 2018 na sa kulang 300,000. Ang pinanalo niya. So kaya bumabalik ulit dito. Bumabalik. Makuha ulit yung overall. Baka makachamba ulit. Ito mga kalapatid, may naibang kulay ng kalapati dito. Ito. Ang ganda. Kulay imported. Kulay ng Muley Mans mga kalapatid. Ayan, pumasok dito sa loop ni Idol Pogi Van Wait. Nakadagit ng imported si Master Pogi. Anino kaya ibon to? Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Muley man ang dati nga, no? Ulihin niyo dagit. Makinis! Aww. Maganda. Maganda itong dagit na to, makinis. Biling ko na yan. Ang ganda, oh. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Ang ganda ang dagit nito, oh. Paano mo nakahuli yan?
Pumasok lang dito yan, kanina. Kung saan pumasok siya. Hindi kasabay sa ronda. Hindi ko alam eh, kasi nung nagparonda ako, iniiwan ko na sila eh. Kaya pagtingin ko, nandiyan na sa loob siya. Mukha siyang Yulimans. Oo, oh, yung iba nga, ini-import pa yung mga gantong ulay. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Samantalang dito, napapapasok lang sa loob ng loob. Si Master Pogi, napapapasok lang sa loob po. So, ganyan kalupit, si Master Pogi. Eh ano, Yuliman na Yuliman, ano. Mahal sa natural yan. 30 milyan. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Medyo payat pa siya. Hindi na isasali yan. Mamaya susubukan natin ng ideal piece to. Saka natin papakawalan para makabalik ulit sa mayari. At si Master Pogi, nagbabalik ng dagit. Napatuka ako na to kanina. Ah, napatuka na yan. Oo. Ngayon iinom na lang siya ng ano, ng tubig. Saka siya susubukan ng ideal pills. Para malakas siya bago siya umuwi dun sa mayari. Pagkasubo natin ng ideal pills, papakawalan na natin kasi kawawa yung mayari. Baka naghihintay. Baka importante sa kanya tong ibon na to. Pero ano tingin mo dyan? Magandang ibon. Ang tingin ko dito, mukhang ano eh, mukhang... Hindi siya mukhang fancy kasi. Para siyang talagang Yuliman eh. Kaya lang, mahirap ang manghula ng lahi. Bali, hindi ko siya maipose eh. Kasi wala siyang sing-sing. Naka-clip ring lang siya eh. Kaya papakawalan na lang namin siya. Para siya makabalik din sa tunay na may-ari. Ang tensya ko dito, may isang taon na tong ibon na to eh. Kaya... Siguro napasama lang to sa lipad sa ibong ko. Kaya siguro napapasok sa uhaw. Ito, papainumin muna natin siya ng tubig. Ang pro sa mga bro, no? Sa mga imbrek. Ay, inuminom po. Oo, naho yan. So, yan, ha. Nakainom. Para makabalik sa tunay na may-ari, pinainom. Ni Master Pogi. Ugaliin natin, nagbabalik ng dagit. Huwag natin aangkinin pag hindi sa atin, mga kalapatids. Kahit anong ganda pa ng ibon. Kasi nga, may karma yan pag hindi tayo nagbabalik. Mahirap ang panalo pag hindi tayo nagbabalik ng mga kalapating hindi sa atin. Eto, susubukan natin siya ng ideal pills. Swerte yung mayari, naka-ideal pills. Yung ibon ko nga, konti lang yung ideal pills na pinapakain ng pills. Oh, naka-ano pa, oh. Gago, hindi ideal yan. Victory. Victory lang pala. Masyado mahal yung ideal pills eh. Kaya victory pills na lang pala. Ayan na, nakainom na siya. Pwede na natin siyang pakawalan. Ayan, papakawalan na. Tingnan natin kung saan sa uuwi. Ayan na. Ayun, pinakawalan. Ito na. Bumalik. Kaya siya pumabalik, nakatikim ng victory pills. Sinisip niya, masarap ang buhay niya dito. Baka kampas lupa yan dun sa ano, sa kulungan nila. Ay, lumipad na. Nakakatakot dito. Helio. Dalaro pa ako dito, nagtitiniklik ako dito eh. Ay, ito yun, nakakatakot dito. Ito nga, tanong ko nga lahat dito. Kaya pagka smash, makikita mo kagad sa bundok na yan. Ito, ito. Nakakalula. Tulad dito, ayan o. Pakita mo yan, Reggie. Ayan, dito kami sa taas ng kulungan niya. Pagka ganyan ang bundok, mahirap ang pauwiin ng kalapate. Sa kapag natatakpan ng ulap yung building na yan. Ito, ito. So, nandito kami sa taas ng loob, nakakalula. Ay, ayoko na, bababa na ako. Ayan o. Ito, ito, ayan. Ayan, umalis na nga ngayon yung dagit. Binugaw namin kasi bumalik siya dito eh. Ngayon, binugaw namin, lumayo na siya. Sana makauwi siya sa mayari. Kaya lang, mukhang ngayon siya eh. Hindi, tayo iba yun. Sinokondisyon ko itong yung manok na to, kaya pinapakain ko rin siya ng pink mineral, saka ng grits. Ito yung pilay. Matagal siya nakakulong, 3 linggo halos. Ngayon, papakawalan ko na siya. Baka masanay na siya ulit lumipad. Pero to hindi ko na siya iloload dahil gagawin ko siyang breeder na. Bihira kasi yung ganito kagagandang ibon. Medyo pumayat lang siya ng konti. So yun, dun lang sa landing board. Yan yung bago. Papachoking si Master Pogi. Ay, ano, may halo-halo pa. Katas na ka na yan? Katas ng binenta kong ibon to.
basta bili-bili lang, baka maubusan. Labeto ng ibo, ano? Kaya magpapachoking. Wait na mag-shoutout. Sige. Shoutout nga pala kay Jos Cristobal. At kay Ecleo, Joel Ecleo. Meron pa? Yun lang. Yung iba, hindi ko na kasi matanda yung nagpapa-shoutout eh. Kaya sorry muna. Sa dami. Sa dami yung nagpapa-shoutout, hindi ko na matanda yung mga pangalan. Ano mo nasabi mo doon sa mga lumalabas na meme? Sikat na sikat ka na daw. Nagugulat nga ako eh. Kaya nakakahiya pa minsan kasi ang dami nagpipm sa akin. Saka pinapadala yun. Pati yung sa vitamins. Isa lang masasabi ko. Ano? Bili-bili na. Baka maubusan pa kayo. Doon nakaraan, Jollibee siya sa iced tea. Ngayon, choking naman. Ito na, yun na. Yan ang conditioning yan. Yan ang manok na yan. Lahat ng manok dito na nanggaling, nanalo na. Wala pang natatalong manok na galing dito. Dahil sa iced tea. Dahil sa iced tea.